Specialized. Numero uno sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Ang inyong number one at most trusted radio network in the country. Basta Radyo Bombo. This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Sabado, Marso 23, taong 2024. At ngayon sa ating mga headlines, ang China Coast Guard muling hinaras ang resupply vessel ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Water Resources Board naman nanawagan sa mga residente ng Metro Manila na magtipid ng tubig. Ang Department of Foreign Affairs may paglilinaw na matagal na umanong kansilado ang pasaporte ni dating Negros Oriental Representative Arnulfo Teves Jr. Ang Commission on Elections mahigpit na ipinagbabawal ang premature campaigning para sa 2025 midterm elections. Ito namang number coding sa Metro Manila, suspendido yan sa Marso 28 hanggang Marso 29. Ayon yan sa Metropolitan Manila Development Authority. Sa ating international news, banganal si King Charles at Prince Harry at maging ilang mga politiko, nagpaabot siya ng emotional support sa Princess of Wales matapos siyang ma-diagnose ng cancer. Sa ating sports balita, Philippine Martial Arts Team na mayagpag sa 6th International Thai Martial Arts Game na ginanap sa bansang Thailand. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa detalye na nagbabagang balita. Kabombo at Consternation, muli namang nakaranas ng panibagong pangharas sa kamay ng China Coast Guard ang barko ng Pilipinas sa may bahagi ng West Philippine Sea. Sa kasagsagan pa rin niya ng inakasang rotation and resupply mission ng bansa dyan sa may bahagi ng Ayungin Shoal. Ito ay matapos na magsagawa ng dangerous maneuvers ang barko ng Philippine Coast Guard at mang-atake rin gamit ang water cannon sa resupply boat at itong Uniza May 4. Ayon sa Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Jay Tariela, pinaligiran ng isang barko ng Chinese Coast Guard at dalawang barko naman ng Chinese Militia o itong Maritime Militia ang kanilang barko na nagsilbing escort naman sa naturang misyon. Nang mahiwalay ang barko sa Philippine Coast Guard sa resupply boat ng Uniza May 4 at saka naman ito binakbakan ng mga barko ng China sa pamagitan ng pambobomba ng water cannon at pag-asagawa naman ng mga dangerous maneuvers. Sa ulat naman ng Armed Forces of the Philippines, ang mga agresibong aksyon na ito na anila, anang China ay nagdulot muli ng matinding pinsala sa Uniza May 4 na resupply boat na may dala ng mga supply sana para yan sa mga sundalong nakabase sa BRP Sierra Madre dyan sa may bahagi ng Ayungin Shoal sa may West Philippine Sea. Kalaunay nagawa namang makalusot ng Philippine Coast Guard vessel na BRP Cabra mula sa pangaharang mga barko ng China upang magbigay ng assistance sa supply boat ng Pilipinas na Uniza May 4 na nagtamo naman ng matinding pinsala ng dahil yan sa naturang pag-atake. Samantala, matatandaang ang Uniza May 4 ay dati na ring nagtamo ng pinsala mula sa mga naging pag-atake ng China Coast Guard. Saksagsagan din ng isinagawa nitong misyon sa West Philippine Sea. Sa ngayon ay kasalukuyan pa rin na inaantabayan na ng Bombo Radyo Philippines ang mga susunod pa rin updates hinggil sa naturang insidente. Samantalang muli namang nanawagan ang pamunuan ng Water Resources Board sa mga barangay sa Metro Manila at mga condominium residents na magtipid ng tubig ngayong panahon ng tag-init. Layo nitong masiguro naman na magiging sapat ang supply ng tubig ngayong panahon ng El Nino. Ito ay bilang paghahanda rin hanggang sa sumapit ang panahon ng tag-ulan o yung tinatawag na La Niña. Sa isang pahayag, sinabi naman ni National Water Resources Board Officer in Charge Executive Director Ricky Arzadon na kailangang magpatupad ng kanilang water management bulletin ang mga property managers ng mga barangay at condominium buildings. Malakian niya ang itutulong ng mga ganitong mga hakbang, lalo na at malala ang epekto ng naturang water phenomenon. Sinabi pa ng board na
na kailangan rin na magsagawa ng regular na pag-usuri sa mga metro ng tubig. Layo nitong mapigilan naman ang pagkasayang ng tubig dahil yan sa mga tumatagas na tubo o sa linya ng tubig. Lilimitahan rin nila ang pagdilig ng halaman at paglilinis gamit ang tubig kung kinakailangan. Oras, 4 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa karagdagan pang mga balita sa oras na ito, muling nilinaw ng pamunuan ng Department of Foreign Affairs na matagal nang kanselado ang pasaporte ni dating Negros Oriental Representative Arnulfo Teves Jr. Ayon sa ahensya, ito ay mula ng maharam o maharap ito sa patong-patong na kasong pagpatay dito sa ating bansa. Sa isang pahayag, sinabi naman Department of Foreign Affairs spokesperson Teresita Daza na layo ng kanselasyon na ito upang nga mapigilan itong si Teves na bumiyahi nga sa ibang bansa nung ito ay pinatupad. Una rito ay kinumpirma nga ng Department of Justice na naaresto na si Teves sa East Timor March 21 habang naglalaro ito ng golf doon sa naturang lugar. Sa ngayon na nasa kusudiyan na rin ito ng Timorese Police ang dating mambabatas. Samantala, inaasahang iuwi naman ito dito sa bansa matapos iayos at iproseso ang pagpapauwi nito dito sa naturang dating mambabatas. Sa dagdag pa mga pagbabalita, tiniyak naman ng Manila International Airport Authority na magiging maayos ang supply ng kuryente sa mga paliparan ngayong Semana Santa. Inaasahan kasi sa gantong panahon na bubuhos ang mga pasaherong uuwi sa kani-kanilang mga probinsya. Sa isang panayam, sinabi ni Manila International Airport Authority spokesperson Attorney Chris Bendijo na prioridad nila ngayon ang pagkapatuloy ng operasyon ng Ninoy Aquino International Airport. Kung maalala, nagsagawa ng inspeksyon at preventive maintenance ang mga tauhan nito sa nasabing paliparan. Sinuri nilang mabuti ang mga pangunahing linya ng kuryente, maging ang mga switches nito. Nakahanda na rin aniya ang kanilang mga generator set sakaling magkaroon naman ng abriya sa kanilang mga mapagkukunan ng source of electricity. Pagkatiyak pa ng naturang opisyal, dumaan raw sa pag-usuri at minemaintain ang kanilang mga tauhan na ang mga naturang mga generator na nag-standby para kung sakali man yan ay para sa emergency. Samantala, muling nagpaalala ang Commission on Elections na mahigpit nilang ipinagbabawal nga itong tinatawag na premature campaigning para yan sa darating na May 2025 midterm elections. Ayon sa naturang poll body, maging ang mga sikat na artista ay hindi exempted dito. Sa isang pahayag, sinabi ni Commission on Elections Chairperson George Erwin Garcia na kapag ang isang aspiring candidate ay naghain ng kanyang Certificate of Candidacy, itong tinatawag na COC, ngayong Oktubre, kabilang na siya sa mga pagbabawalan na sa pagsasagawa nga ng premature campaigning. Ang premature campaigning ay isang hakbang ng pangampanya bago pa ang itinakdang campaign period ng poll body. Kabilang na rito ang pangampanya naman sa mga telebisyon, pelikula at maging sa social media. Naniniwala rin si Garcia na ngayong nalalapit na halalan ay walang mangyayaring legal challenges na magaganap. Samantala, magpapatupad naman ang suspensyon sa number coding scheme sa National Capital Region ang Metropolitan Manila Development Authority. Yan po ay sa darating na Marso 18 at Marso 19 ng taong kasalukuyan. Ito ay upang mabigay daan sa paggunita ng Maundy Thursday at Good Friday sa nalalapit na Semana Santa sa susunod na linggo. Ayon kay Metropolitan Manila Development Authority Chairman Don Artes, ipatutupad ang number coding scheme mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Samantala, kaugnay nito ay nilino naman ni Artes na hindi kasama sa naturang number coding scheme suspension ang bus lane at yan po ay sa mga kasaldahan sa buong Metro Manila. Sa kaugnay nito, habang pagsapit naman ng Black Saturday ay buling babalik sa normal ang magiging trapiko sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila kasabay yan ng pagkatapos naman ay pinatupad na suspension ng naturang ahensya sa number coding scheme sa rehiyon. Samantala, hinimok ng environmental group na Greenpeace Philippines ang lokal at nasyonal na gobyerno na ipatupad na rin itong reuse and refill sistema. Sa programang ito, maaaring mag-refill ang mga mamimili ng fabric conditioner liquid detergent at dishwashing liquid gamit ang kanilang lagayan.
Layunin din rin ito na mabawasan ito namang paggamit ng mga single-use plastics dito sa ating bansa. Bukod dito, naging maganda raw ang epekto ng programa sa mga nagtitinda dahil tumaas umano ang kita ng mga ito. Nais naman ni Quezon City Mayor Joy Belmonte na palawakin pa itong proyekto sa mas maraming lugar sa kanilang lungsod. Sa kasalukuyan ay nakikipag-ugnay na rin itong Greenpeace Philippines sa iba pang lokal na gobyerno para isagawa nga ang Kuha sa Tingi Project. Bombo Radio Philippines is one with the whole Christendom in the celebration of the Passion, Death, and Resurrection of our Lord and Savior, Jesus Christ, this Holy Week. Mga kabombo at Kasar Nation, ang Bombo Radio Philippines ay nakikiisa sa pagunitan ng mga Romano Katoliko nitong Semana Santa ngayong taon na ito. At kaugnay ho ng pagunitan ng Holy Week ngayong taon ay ang himpilan ho ng Bombo Radio Philippines ay pansamantala munang hindi mapapakinggan sa darating huyan na Biyernes Santo, Marso 29, pagkatapos huyan ng coverage naman nitong pitong huling salita ni Kristo, itong tinatawag naman na Siete Palabras. At ipagpapatuloy ho lahat ng ating mga himpilan sa buong bansa ang kanilang pagsasahimpapawid naman sa araw ng Linggo ng Pagkabuhay naman, Marso at 31 ng kasalukuyang taon. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, nagpalabas ang Civil Aviation Authority of the Philippines ng notice to airmen para yan sa temporary closure ng Pagadian Airport runway. Ayon sa ahensya, ito'y upang bigyang daan ng emergency repair ng concrete runway sa naturang paliparan mula Abril 15 hanggang Mayo 15 ng taong kasalukuyan. Makikita kasi na ang naturang runway ay maraming bitak at lubak na kailangan ng ayusin. Tinatayang aabot naman sa 120 flights ang maapektuhan dahil yan sa pansamantalang pag-asara ng Pagadian Airport runway. Pinapayuhan naman ang naturang kagawaran ng mga apektadong pasahero na magkipag-ugnayan muna sa kanilang mga airlines para sa assistance or rerouting ng kanilang mga flights. Tiniyak naman ng naturang ahensya na sa oras na matapos na ang pag-asaayos ng nasabing mga runway ay kaagad naman nilang ibabalik sa normal ang kanilang operasyon. Ito nga ay upang hindi rin maapektuhan ang ekonomiya sa naturang lugar pati na ang mga empleyado sa nasabing paliparan. Sa pagkakataong ito ay kumuha tayo ng mga balita mula sa ating mga kasamahan. Ito namang pag-aresto kay dating Congressman Arnulfo Teves Jr. dyan sa may East Timor. May malaking hakbang sa pagresolba sa kaso ay niyan kay Senador Villanueva. Ito namang si Senador Angara, abay aminadong mahirap pang makakuha naman ng 18 boto ng mga senador na sasang-ayon niyan sa panukalang economic charter change ng Senado. Ang buong detalye tinutukan ni Bombo JC Galvez. Nakatitiyak si Senate Majority Leader Joel Villanueva na malaking hakbang sa pagresolba sa kaso ang pag-aresto kay dating Congressman Arnie Teves sa Timor-Leste. Nitong Webes, nahuli ang nagtatagong expelled congressman bandang alas 4 ng hapon habang naglalaro ng golf sa nasabing bansa. Dahil dito, patuloy na hinimok ng senador ang Department of Justice at iba pang law enforcement agencies na gawin ang lahat na makaya para mabigyan ng hustisya ang mga salari na sangkot sa pagpaslang kay dating Negros Oriental Governor Roel Digamo at ilan pang nabiktima noong Marso 4, 2023. Si Teves ay naharap sa patong-patong na kasong murder dahil sa pagpaslang kay Negros Oriental Governor Digamo at limang iba pa noong March 2023. Inihahanda na ng National Central Bureau sa Dili. Sa tulong yan ng National Central Bureau Manila at ng Dili Philippines Embassy ang extradition ni Teves sa Pilipinas. Samantala, sa ibang balita naman, hirap pang makuha ng 18 boto ng mga senador na sasang-ayon sa panukalang amyenda sa ilang economic provisions ng 1987 Constitution. Itong inamin ni Senator Sonny Angara, Chairman ng Senate Subcommittee on Constitutional Amendments. Ang naging payag ni Angara ay matapos aprubahan ng mababang kapulungan ng Kongreso ang Resolution of Both Houses No. 7 o ang kanilang version ng Economic Charter Change. Ngunit umaasa pa rin ang senador na sa pagpapatuloy ng pagdinig nila sa panukalang Economic Charter Change ay mahihimok pa nila ang ilang mga senador na papabor dito.
Sa ngayon, plano ng Komite ni Angara na magkasapan ng mga pagdinig sa Visayas at Mindanao. Gayunpaman, hindi anya sila mag-i-schedule ng hearings. Ngayon nakabreak ang sesyon. Well, nagsalita na yung karamihan, di ba? Senator Villar, Senator Pimentel. So I think clear na it's going to be an appeal climb. Subok lang tayo, di ba? Sa akin naman kasi educational sa mga kababayan natin eh, natututunan nila. And malay mo, magbago yung isip ng mga kasama natin. Magbago rin yung isip ng publiko. So kami, we'll just go through the processes. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Nagpaabot ang emosyonal na suporta si No. 10's King Charles at Prince Harry at naging ang iba pang mga political leaders sa iba't ibang bansa para yan sa Wales British Royal Princess na si Kate Middleton. Ito ngayon matapos sa anunsyo ng naturang prinsesa na siya ay may cancer at nagsimula na sumailalim sa chemotherapy. Sinabi ng Buckingham Palace na sa ngalan ng Hari ng Britanya, lalubos nilang ipinagmamalaki at ipinamalas na tapang ni Kate na sabihin sa publiko ang kanyang kasalukuyang sitwasyon. Ipinabot din ni King Charles at Queen Camilla ang kanilang suporta at pagmamahal sa pamilya ni Kate na nakakaranas ngayon ng matinding pagsubok. Bukod pa rito, hiling naman ni Duke at Duchess ng Sussex na siya na magkaroon si Kate ng maayos na kalusugan at patuloy na paggaling. Samantala, nagpakita rin ng suporta si United Kingdom Prime Minister Rishi Sunak at United States President Joe Biden at maging si Canadian Prime Minister Justin Trudeau at iba pang mga politicians at hinihiling rin ang mabilis na recovery ng nasabing royalty princess laban sa sakit na cancer. Siniguro naman ni Kate na mas nagiging malakas siya dahil itutuon daw niya ang kanyang oras sa mga bagay na makakatulong para sa kanyang mabilis na paggaling. Sa iba pang mga balita sa oras na ito, abay pasok sa ikalawang rank ang lambanog ng Pilipinas sa listahan niya ng best spirits in the world ng international food and travel website na Taste Atlas. Dito ay tinalo ng lambanog ng ating bansa ang mga sikat na inumin mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Batay sa nilabas na ranking ng Taste Atlas, kabilang sa pinataob ng lambanog ang ilang kilalang inumin mula naman sa ilang bansa na Bourbon ng USA at nasa apat na pwesto ito, ang Suju naman ng South Korea na nasa 40 na pwesto, ang tequila ng Mexico nasa 30 pwesto at ilan pang inumin mula naman sa Europa, Afrika at maging sa South America. Nasungkit naman ng inuming Spyside Scotch ng Scotland ang titulong Best Spirit. Ito ay dahil yan sa floral at fruit to rich and spicy na katangian ng naturang inumin. Samantala, inilarawan naman ng international food and travel website na Taste Atlas ang lambanog bilang clear, colorless at matapang na inumin. Ito nga isang inuming may alcohol o alcohol content na maabot sa 40% at karaniwang ginagawa naman sa probinsya ng Quezon dito sa Pilipinas. Ito ay nagmula naman sa puno ng tuba, niyog at sasa na dumadaan naman sa tamang proseso para ganap na maging alak. Nais naman ang Management Association of the Philippines na magdeklara ng state of calamity ang gobyerno dahil yan sa tumitinding kalagayan ng trapiko sa Metro Manila. Ayon sa grupo na hindi daw bababa sa 3.5 billion pesos na pagkalugi sa ekonomiya, kada araw ang tinatamo ng ating bansa dahil yan sa matinding trapiko. Maaaring mag-avail si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng emergency powers para yan magbigay ng karampatang solusyon sa naturang problema. Una nang iminungkahi ng grupo ang pagkakaroon ng traffic czar para matugon na naman ang matinding trapiko sa Metro Manila. Samantala, hinimok naman ng National Privacy Commission ang publiko na pumili ng mas mahirap na password dito ho sa kanilang mga online accounts. Ito ang inanunsyo nga ng ahensya sa gitna yan ng sunod-sunod na natatalang pangyaring hacking incident.
sa iba't ibang mga social media accounts, lalo na sa mga government websites. At suwestiyon ng nasabing ahensya na gumamit ng alphanumeric na na password. O itong ibig sabihin ho, ito ay mayroong letra at may kombinasyon ng numero. At lagyan din ito ng mga special characters upang mas mahirap itong mahulaan ng mga hacker. Mas mainam din na maguhin ang mga password sa mga accounts kada 3 buwan. Kung matatandaan, nagbabala na rin noong nakaraang taon ng NPC sa na mag-ingat nga sa mga natanggap na tawag, text at email, at kung maari ay maglagay na rin ng mga multi-factor authentication pandagdag seguridad sa kanilang mga accounts. Samantala, sa dagdag pang mga pagbabalita, target naman ng Department of Tourism na mapabilang din sa mga ahensya na bahagi at miyembro ng Protected Area Management Board. Ito nga kasunod ng mga kontrobersiyang bumabalot ngayon sa Chocolate Hill, sa dulot yan ng mga illegal na estruktura na itinayo sa paanan na tuktok ng mga burol ng Chocolate Hills. Yan po mga kabambat, consternation ay nagsimula nang mag-viral ang isang video ng isang resort na tawag na Captain's Peak Resort, doon na itinayo sa paanan ng bahagi ng Chocolate Hills na pumuko naman ang pansin at batikos mula sa publiko. IK Tourism Secretary Christina Frasco, bagamat nakasaad raw sa batas na hindi kabilang ang kanilang ahensya sa naturang board, ay hinihiling nito na maamyendahan ang ng legislation o ang composition ng naturang batas upang mapasama naman ang Department of Tourism dito. Batay kasi sa Republic Act No. 11038 o ang Expanded National Integrated Protected Area System, ang Protected Area Management Board ay binubuo ng mga non-governmental organizations, local governments at mga opisyal ng Environment o Department of Environment and Natural Resources, gayon rin Department of Agriculture at maging National Economic Development Authority, Department of Science and Technology, maging Philippine National Police at gayon din ang Department of National Defense. Ayon kay Secretary Frasco, sa oras na mabigyan raw ng pagkakataon ang Department of Tourism na mapabilang sa naturang mga ahensyang miyembro ng nasabing board at makapagbigay din ng mga insights at guidance na sa usapin ng sustainable tourism development para yan sa mga protected areas. Particular na rito ang mga tourism destinations tulad na lamang ng Bohol na itinaklarang kauna-unahang global geopark sa bansa na kinilala naman ng United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization o yung po itinatawag na UNESCO. Samantala, bilang tugon naman ay sinabi naman ni Bohol Governor Enrico Aristotel Omentado na plano nilang magtatag ng mga bagong komite na aatasan namang magbantay at pag-aralan ang mga pamantayan hinggil sa nasabing usapin na may kaugnayan pa rin yan sa investments at initiatives na hindi magkukompromiso naman sa mga environment at protected areas sa naturang lalawigan. Samantala, sa iba pang mga balita, naharang ng mga tauhan ng Bureau of Corrections ng Bureau of Immigration itong sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 ang 2 biktima ng human trafficking na nagpresentika ng pekeng mga dokumento na nabilingan nila online. Ang mga biktima na 51 anyos at 30 anyos ay patungo sana sa Oman sakay ng isang flight ng maharang sa Ninoy Aquino International Airport. Sila ay kinabibilangan ng isang lalaki at isang babae na nagpanggap na bibisita lamang sa kanilang kamag-anak sa Dubai para sana makalabas ng bansa. Gayunpaman, hindi na magkatutugma nga itong mga pahayag ng mga biktima kaya isinailalim sila sa secondary inspection. Dito na umamin ang 2 na nabili nila ang kanilang mga dokumento sa isang fixer na nakilala nila sa online at kaagad silang nagtiwala dito. Pinangakuan daw sila ng trabaho bilang car painter at salon worker ng suspect at malaking sahod kaya sila ay nainganyo. Pinaalalahan na naman ng Bureau of Immigration ang publiko na magbabalak magtrabaho abroad na huwag basta-basta magtiwala sa hindi mga kilalang tao. Mas mainam aniya na magpaproseso ng mga dokumento sa mga lehitimong mga ahensya o agency para hindi mabiktima ng illegal recruitment at maging ng human trafficking. Bombo International News. Mga
Bombo at Crystal Nation, binalaan naman ngayon ng Estados Unidos ang Ukraine na huwag atakihin ang energy infrastructure ng Russia. Ayon sa Estados Unidos na ang nasabing hakbang ay maaaring gumanti ang Russia na may negatibo namang magiging epekto. Ang naturang pag-atake ay magre-resulta raw kasi ng pagtaas ng presyo ng langis, hindi lamang sa isang lugar kundi maging sa buong mundo. Una rito ay gumagamit ng mga drone strikes ang Russia at Ukraine na tinatamaan ng mga critical na infrastructures, maging military installations sa kanila sa magkabilang panig na talaga naman nakakaapekto doon sa iba't ibang mga usapin at larangan pagdating yan sa ekonomiya. Sa iba pa mga balita, pumalo na sa 2,078 katao na palaboy sa lansangan ng kinupkupho ng Department of Social Welfare and Development. Ito ay bahagi pa rin ng pag-abot program ng naturang ahensya. Ayon kay Department of Social Welfare and Development Assistant Secretary for Disaster Response Management Group, Irene Dumlao, mula Abril 24 ng nakaraang taon, kabuang 1,276 na pamilya o katumbas siya ng 802 na unattached individuals, kabilang ang kabataan at senior citizens, ang natulungan ng pag-abot program ng Department of Social Welfare and Development. Una nang naglabas ng Executive Order Number 52, ang palasyo ng Malacañang nitong buwan ng Enero ng kasalukuyang taon na naglalayong ang palawakin at gawing institusyonal itong Oplan pag-abot ng naturang ahensya. Sa paggagamitan naman, pamamagitan naman ng pag-abot program, ang mga reach out individuals na ginagawang tirahan ng kalsada ay binigyan ng iba't ibang mga intervensyon. Kabilang na dito, ang pagpapagamot, pagbibigay ng pagkain, transportasyon assistance at maging sa livelihood opportunities, transitory family support package, emergency financial at maging ang transitory shelter assistance. Samantala, dagdagan pa natin ang mga pagbabalita dahil pinupursige ngayon ni CBAC Party List Representative Brother Eddie Villanueva ang House Bill Number 9943 o paano karang titiyak naman na magbibigyan ng libreng malinis na inuming tubig ang mga empleyado sa pribadong sektor o maging sa gobyerno. Yan po ay sa buong Pilipinas. Din ni Villanueva, water is life, pero nakakalungkot na sa kabila ng pagiging water rich ng Pilipinas ay marami pa rin mga Pilipino, lalo na ang mga manggagawa ang walang access, ligtas na may inom at libreng tubig. Batay sa panukala, obligahin ang lahat ng mga employer sa buong bansa kasama na mga opisina ng pamahalaan na maglaan ng libreng tubig para yan sa kanilang mga kawani. Bukod sa pagtiyak naman na may maiinom ang mga empleyado, target din ng panukala na babawasan ang paggamit ng single-use plastic bottles na mapanganib naman sa kalikasan. Umano naman ito ng suporta sa iba pang mga mambabatas sa Kamara at Senado. Oras, 27 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa pagkakataong ito ay nasa linya na ho ng ating komunikasyon si Southern Police District Deputy District Director for Operations sa Police Colonel Andres Ocampo Simbahon Jr. At tatalakayin natin tanghaling ito. Ngayong tanghaling ito, ito namang ginagawang preparasyon ng Southern Police District uhukul-uhu dito sa pagunita naman ng Semana Santa ngayong taon. Magandang umaga po at magandang tanghali po at welcome sa aming programa. Magandang tanghali po sa inyo at sa lahat ng mga tagapakinig nyo. Police Colonel, kumusta po ang paghahanda natin para dito sa nalalapit nga na Semana Santa? May mga namomonitor po ba tayong mga banta, Colonel? Una sa lahat, ang Southern Police District sa pamumuno ng aming District Director, Police Brigadier General Mark Pespes, sa utos ng aming Regional Director, Police Major General Melencio Morartates Jr., ay handang-handa na para sa darating na Semana Santa. Tulad nga ng nabanggit namin, ang kapulisan ng Southern Metro Manila ay patuloy na nagmo-monitor kung meron man banta. Pero as far as the Southern Police District is concerned, that as we talk right now, ay wala ho tayong namo-monitor na banta. Well, Police Colonel, karamihan ho sa mga terminal at itong mga airport nasasakupan ho ng SPD. Paano po ang naging deployment natin para rito at paano po yung mga coordination natin naman doon sa iba pang mga ahensya ng gobyerno? Opo,
Binigyan natin ng pansin yung deployment sa mga terminals. Tulad nung sa PITX, meron tayo dyan ng dedicated na police personnel 24/7 na naka-deploy doon. Kasama din yung mga police assistance desk na naka-install sa mga sulok ng terminal. Actually, hindi lang sa PITX, kundi sa terminals ng buong Southern Metro Manila. Meron tayong mga EOD dyan, EOD K9 na nagpa-panel every 4 hours. At sila ay nakantabay kung meron na namang mga bagong pasahero na papalis at the same time pa dumarating. Yung paneling operations nila ay patuloy. Ganun din, meron rin tayong mga SWAT at tactical motorcycle riding unit na ito ay nagmamanman at patuloy na nagbibigay ng police visibility and presence. And at the same time, meron tayong dedicated na mobile patrol dyan na nakantabay sa perimeter. Pinangunahan ito ng Paranaque Police personnel at saka ng District Mobile Force Battalion, ang perimeter security, at the same time doon mismo sa loob ng PITX. Police Colonel, may katanungan rin ng aking kapartner dito, si Bombo Marlene. Bombo Marlene, with your question please. Mm-hmm. Colonel, last February po kasi nagkaroon ng mga bomb threats sa iba't ibang bahagi ng bansa, particular na po sa mga ahensya, tanggapan ng ahensya ng pamahalaan. May mga naging adjustments po ba ang Southern Police District sa pagkapatupad po ng security measures ukol dito? Opo, pinaigting natin yung ating, tulad na nabanggit ko, yung paneling operation ng mga district EOD K9 unit natin. At the same time, nakipag-ugnayan tayo dun sa mga terminals tulad ng MRT at mga bus terminals dun sa kanilang mga security managers, dahil sila mismo ang nakakalam kung ano yung mga layout ng kanilang mga infrastructure. Kaya binigyan natin sila, in-educate natin sila na in case maulit-ulit yung mga ganong pangyayari na may mga bomb threat, sila mismo ay malalaman nila kung ano muna una lang gagawin. At yung paneling operation ng ating mga AOD K9 ay patuloy rin na nakantabay. At maliban dyan, maliban dun sa aming mga pag-educate dun sa mga security managers at saka mga security guards, yan ang nagsisilbing force multiplier natin, ay meron din tayong mga crime prevention tips, kabilang na rin doon yung mga kung anong gagawin just in case magkaroon ulit ng mga bomb threat or mga unattended baggages. So nandun, naka-layout, nakalagay doon ang mga dapat gawin, nandun din yung ating mga dapat sundin. At dahil dyan ay ang district K9 units, explosive K9 units, ay patuloy din na nagmamanman sa seguridad ng atong darating nating Semana Santa at the same time yung summer vacation. Colonel, yesterday po nagkaroon ng interagency meeting itong iba't ibang ahensya ng pamahalaan kasama ang Philippine National Police. Sa pangunguna po yan, syempre, ni Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acordo Jr. And doon po, nabanggit po doon sa ginanap na press conference after the meeting, ay itinaas sa 52,000 yung kabuuang kapulisan na ipapakalat sa buong bansa para magbantay para sa seguridad ng publiko ngayong Semana Santa. On the part po ba ng Southern Police District, nagkaroon din po ba tayo ng adjustment at parang dagdag na tauhan na ipapakalat sa mga areas of convergence? At ilan po yung atin pong tauhan na ipapakalat po, Colonel? Opo, ma'am. Prior tong ating pag-uusap at prior tong dumating na Semana Santa, nagkaroon tayo ng mga coordinating meeting and patuloy yung ating coordination with local government units at ating mga, sila kasi nagsisilbing force multiplier natin. Ang kabuuan, meron tayong mahigit na 2,400 na personnel, 2,400 plus. Hindi pa diyan kasama yung na binigay sa atin ng National Capital Regional Police Office, ang Regional Mobile Force Battalion na 50 plus na personnel. Ito ang magsisilbing mga buffer force natin na i-deploy natin sa mga sulok ng Southern Metro Manila. Particularly yung mga points of convergence sa mga simbahan, sa mga malls, sa mga terminals. So sila ang magsisilbing mga visibility patrol and presence ng mga kapulisan natin. Aside from the fact yung anti-criminality units natin ay patuloy na sinasagawa ang anti-criminality operations.
Colonel, para ho doon sa ating mga publiko na makikiisa nga dito sa Semana Santa, meron ho ba kayong mga itinalagang hotline o itong helpline na para nga sa panahon ng Semana Santa? Opo, lahat ho ng stations ay may kanya-kanyang hotlines. Maliban dyan, meron rin kaming District Tactical Operations Center hotlines at ito ay pinamamahagi doon sa mga nakatalaga sa Police Assistance Desk. Yun ay mga information na in case, maliban doon sa anti-criminality tips or prevention tips, nandun din ang pagbibigay natin ng mga hotlines doon sa mga bumabiyahe, sa mga namamasyal, sa mga namamanata, lahat ng mga tao na pwede nating bigyan ng mga hotlines na hotline number ng mga bawat syudad at isang nag-iisang municipality ng Southern Metro Manila, kabilang district TOC natin, ay nandun siya. Kita rin natin doon sa pads ay meron tayong tarpaulin doon at nandun din na nakikita ang ating TOC or Tactical Operations Center hotlines. May follow-up question dito, Colonel, si Bombo Marlene. Bombo Marlene? Colonel, last na pahabol na lang po on my part. I understand po na full deployment po or mahigpit yung ginagawang paganda ng Philippine National Police at ng Southern Police District para po dito sa gaganaping Semana Santa. Paano po pala yung deployment natin? Ano to, sir? Cancel day off, cancel leave itong mga ating mga tauhan? Opo, ma'am. Sa tuwing meron tayong security coverage tulad ng Semana Santa, hindi ho natin pinahintulutan yung ating leave sa mga ating tauhan dahil alam natin na yung leave ay privilege lang ho ito at pwedeng i-curtail. So lahat ho ng mga personnel natin sa Southern Metro Manila ay present po at wala hong naka-leave. Maliban lang ho yung may mga sakit. With that, maraming salamat po, Police Colonel, sa mga impormasyon na ibinahagi mo sa aming mga manunood maging sa aming mga tagapakinig. Magandang tanghali po. Maraming salamat po at magandang tanghali din. Mga kabombo at ka-Sir Nation, nakapanem natin si Southern Police District Deputy District Director for Operations Police Colonel Andres Ocampo Simbahon Jr. Kaugnay pa rin ho na ginagawa ng kanilang mga paghanda naman dito nga sa pagunita ng Semana Santa. Samantala, mamaya naman ay may makakapanayam rin tayo. Hinggil naman ho dito naman sa paghahandang ginagawa ng Metropolitan Manila Development Authority dito naman sa daloy ng trapiko, lalong-lalo na dito sa Metro Manila, sa pagunita nga o sa itong pagunita mismo ng Semana Santa ngayong taon. At tatalakay natin maya-maya lamang ito pang mga ibang issue, particular noon sa pagbabawal naman ng iba pang mga e-bikes at e-trike sa mga pangunahing daanan sa Metro Manila. Bombo Radio Philippines is one with the whole Christendom in the celebration of the Passion, Death, and Resurrection of our Lord and Savior, Jesus Christ, this Holy Week. Mga kabombo at ka-Sir Nation, kagaya nga ng nabanggit natin kanina, ang Bombo Radio Philippines ay patuloy na nakikiisa sa pagunita naman ng Semana Santa ngayong taon. At kaugnay ho nito, ang lahat ho ng 31 fully digitalized AM at FM stations ng Bombo Radio Philippines ay pansamantalang hindi mapapakinggan sa Biyernes Santo ho yan, Marso 29, pagkatapos ho yan ng coverage ng pitong huling salita ni Kristo, itong tinatawag naman na Siete Palabras. At lahat ho ng aming mga istasyon ay magpapatuloy naman ang kanilang pagsasahim papawid sa Linggo ng Pagkabuhay, Marso 31 ng kasalukuyang taon. Sa pagkakataong ito ay dumako muna tayo sa mga balitang tinutukan naman ng ating mga kasamahan sa probinsya sapagkat ito ngang pagkakaaresto umano ni dating Arnulfo Arnie Teves Jr. abay hindi pa maituturing na hustisya ng pamilya Digamo. Alam natin kung bakit sa pag-uulat ng Bombo Radio Butuan. Hindi pa may konsiderangan nakuha ng pamilya Digamo ang hustisya sa pagkamatay ni dating Negros Oriental Governor Roel Digamo
dahil lang sa pag-aresto ni dating Congressman Arnolfo Arnie Teves Jr. sa Timor-Leste. Ito ang naging pahayag ni Jeffrey K. Erika Almendres Celes, dating consultant ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-LCAC. Sa panayam ng Bombo Radyo Butuan, ibinunyag ni K. Erika na dadaan pa sa maraming paglilitis para mahatulang guilty si Teves sa mga kasong murder na kanyang kinakaharap. Posible pa niyang abutin ng 3 hanggang 4 na taon para maresolba ang kaso dahil sa impluwensya, natitirang kapangyarihan, pati na rin pera na mayroon pa rin si Teves, kung saan maaari pa siyang makakuha ng hanggang 3 magagaling na abogado para mantala ang paglilitis. Sa kabila nito, ang mahalaga aniyaya na sa kamay na ng gobyerno ang dating kongresista. Matatandaang noong Marso noong nakarang taon, nang salakay ng mga armadong lalaki ang bahay ni dating Negros Oriental Governor Roel Digamo at pinagbabaril ang gobernador kung saan siyaman na iba pa ang nadamay. Kasi it will go into trial siguro with the remaining power, influence and money that Arnie Teves and his family and his group may have. Siguro baka kalahati lang nahabol ng gobyerno sa Anti-Terrorism Council resolution. Mula dito sa Bombo Radyo Butuan, para sa Bombo Network News, ito si Bombo Davelyn Lamela. Para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines sa Basta Radio. Bombo! Samantalang Department of Justice naman, tiniyak na magpapabilis raw ang pagbalik ng dating Representative Arnie Teves sa Pilipinas. Kasunod niya ng pagkaka-arrest nito doon sa Timor-Leste. May pag-ulat dyan ang Bombo Radio, Iloilo. Tiniyak ng Department of Justice na mapapabilis ang pagpapabalik sa Pilipinas kay dating Negros Oriental Representative Arnulfo Arnie Teves Jr. Ito ay kasunod ng pagkakaaresto kay Teves habang naglalaro ito ng golf sa Timor-Leste kung saan ito nagtago sa loob ng ilang buwan. Sa panayam ng Bombo Radyo Iloilo kay Atty. Mico Clavano, spokesperson ng Department of Justice, sinabi nito sa ngayon ay nakikipag-ugnayan pa ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang matukoy kung anong ipapatupad na mekanismo sa pagpapauwi sa dating mambabatas. Ayon kay Clavano, sa ngayon, bagamat itinuturing nilang malaking tagumpay ang pagkakaresto kay Teves, hindi pa ito dahilan upang magdiwang. Napag-alaman na matapos inaresto, isinailalim sa kustodiya ng kapulisan sa Timor-Leste si Teves. Kapag nakauwi ito sa Pilipinas, ang Department of Justice ang magkukustodiya sa dating kongresista. Si Teves ang itinuturong mastermind sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Digamo. Ongoing pa po, no, yung coordination meeting ng mga opisyalis natin. Pero po, pag malaman na natin kung ano yung maging mechanism, kung paano siya makabalik dito sa Pilipinas, doon natin malaman po, no, kung ano po yung talaga yung timeline natin. Hindi pa naman to yung, ano, no, ito pa yung huling hakbang. Although we have to face prosecution pa po. Meron pa po tayong kailangan gawin. Kaya hindi pa muna kami nagsa-celebrate dito, although malaking bagay to sa amin, na finally makaharap na po si former congressman dun sa mga charges na inihain sa kanya. Si Attorney Mico Clavano, para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga balita sa ating probinsya, itong si Cebu Governor Gwen Garcia abay nilinaw na hindi Kapitolyo ang construction site sa bulubunduking bahagi ng Balamban na nag-viral nga sa social media at umani ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizens. Ang buong detalye sa pag-uulat ng Star FM Cebu. Nilinaw ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia na hindi ang Kapitolyo ang nasa likod ng ginagawang construction work sa tuktok ng isang bulubundukin sa Barangay Kambuhawe, Balamban, Cebu. Ito ay matapos mag-viral sa social media ang drone shots ng development na nakakuha ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizens at tumuturo sa environmental concerns. Ayon sa gobernador, ang Department of Public Works and Highways or DPWH ang nagpapalawak ng development site na iyon para gawin
ring road access bilang paghahanda sa paglipat ng gusali ng Kapitolyo sa isang bagong site sa labas ng Cebu City. Isinusulong ng Kapitolyo ang paglipat ng provincial seat ng gobyerno sa Balamban dahil sa ilang kadahilanan, kabilang ang lumalalang trapiko sa lungsod. Maging sa ibang bansa, iginiit ni Garcia na ang Kapitolyo ay hindi matatagpuan sa kabisera ng lungsod. Pinipili ng lalawigan ang nabanggit na bayan bilang bagong lokasyon ng gusali ng Kapitolyo dahil ito ay madaling mapupuntahan sa lahat ng local government units mula sa timog at hilagang bahagi ng Cebu. Aminado si Garcia na ang lugar na ipinakita sa mga larawan na nag-viral ay isa sa mga site na kanilang tinitingnan para sa pag-usbong ng bagong government center, ngunit sa ngayon ay wala pang nakukuhang pundo ang Kapitolyo para sa development. Sa DPWH, dili na pundo sa Robinson School. That's coming from the national government somehow. So it is really more convenient for them and nearer to most of our MGUs. Mula Star FM Cebu, para sa Bombo Network News, Star DJ Kevin Stone nagulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Samantala, isa naman patay, 16 ang sugatan matapos inararo ng isang fire truck kahit wala namang driver, habang abala ang bumbero sa pag-apula ng apoy doon sa Bantayan Island sa Cebu. May mga detalye ukol dyan ng Bombo Radio Cebu. Mahaharap sa kasong reckless imprudence resulting to homicide and multiple serious physical injuries ang driver ng fire truck na nakabangga sa 16 na katao kung saan isa nito ang patay. Ito'y kahit paman hindi niya minamaneho ang fire truck sapagkat bigla itong tumakbo kahit walang driver sa Circolo Tikad Bayan ng Bantayan, Bantayan Island, Cebu. Ito ang naging pahayag ni Police Lieutenant Colonel Leo T, ang hepe ng Bantayan Municipal Police Station, sa naging panayam ng Bombo Radio Cebu News Team. Dagdag pa ng opisyal na habang abala ang mga kabumberuhan sa pag-apula ng apoy, biglang tumakbo ang isang fire truck kahit wala namang driver na pinarada malapit sa kalsada at bumangga sa isang sasakyan at umararo sa mga taong nakatayo sa gilid. Base sa investigasyon na nag-handbrake ang driver at naglagay pa ito ng wheel trucks, pero nagtaka ito kung bakit biglang tumakbo ang nasabing fire truck. Kinilala ang driver ni Sir Bartolome Bacolod, 37 taong gulang na fire truck driver. Sinabi ni Tina na nagbigay na ng 25,000 pesos na tulong pinansyal si Madre Hios Mayor Romeo Villasiran sa pamilya ng namatay at 10,000 naman sa mga tatlong individual na malubhang na sugatan. Sa kabilang banda, natukoy ng Bantayan Fire Investigator na 2 bahay ang natupog sa sunog at 2 iba pa ang bahagyang nasira. At tinatayang nasa 760,000 pesos naman ang pinsala ng nasabing sunog. Bigla na lang itong tumakbo papunta sa mga tao na nasunog, yung mga residente doon. Tapos, yun na, isang tayo namatay at saka 3 ang seriously injured, yung iba, mga minor injuries lang yung tinamo nila. Yeah. Reckless imprudence resulting to homicide, multiple serious physical injuries. Ating napakinggan si Police Lieutenant Colonel Leo T, ang hepe ng Bantayan Municipal Police Station. Mula rito sa lungsod at lawigan ng Cebu, Bombo Joanna Cañete, para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito namang 11 NPA guerrilla fronts, abay pinapatapos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Armed Forces of the Philippines ngayong taon. Ang buong detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio, Cagayan de Oro! Pinapatapos naman noong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng Sandatang Lakas ng Pilipinas ang natitirang 11 na guerrilla fronts ng Communist Party of the Philippines, New People's Army o CPP-NPA sa loob ng taong ito. Paglalahad ito ni Philippine Army spokesperson Colonel Luis Dimaala sa Bombo Radio Philippines habang tinalakay nito ang kahandaan ng state forces patungkol sa gugnitaing anibersaryo ng NPA sa darating na Martes Santo. Sinabi ni Dimaala na binigyan naman sila ng marching order ng Commander-in-Chief na kung maaari ay malipol na ng tuluyan ang nabanggit na arm wing ng NPA ng CPP upang makapag-focus na para sa external security concerns ang bansa. Dagdag ng opisyal na tanging pinagtuunan nila ng pansin ay ang area of operations ng 3rd ID ng Visayas Region, maging sa northern at Caraga regions ng Mindanao, nasa ilalim naman ng 4ID Philippine Army, kung saan makikita ang 11 combatant fronts ng CPP-NPA. Paliwanag pa nito na bagamat may ituring na banta pa ng seguridad ang natitira
nasirang 11 na guerrilla fronts, subalit watak-watak na mano at patago-tago na lang ang mga ito dahil sa walang tigil ng mga operasyong militar sa ilang bahagi ng bansa. Hindi na talaga sila active. They are on their survival mode. Kumbaga, patago-tago na sila. Kaya ang guidance sa atin ng Pangulo at ng ating pamunuan ng Armed Forces of the Philippines na walang let up yung combat operations within the year ay madismantle at ma-neutralize na natin itong remaining guerrilla front. Mula Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Junil Ukat, para sa number one at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Bombo at Kasir Nation, ang balita nga yan kung saan ipinag-utos nga nitong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa buong sandatahang lakas ng Pilipinas na ubusin na o tapusin na itong natitirang 11 New People's Army Guerrilla France ay upang mabigyan na o maging tuloy-tuloy na itong kapayapaan na ninanais ng bawat mamamayang Pilipino dito sa ating bansa. Samantala, sa pagkapatuloy pa ng ating balitaan, ang lokal naman na pamahalaan ng General Santos, Jensen Police, makikisa rin sa Earth Hour ngayong araw. May pag-uulat dyan ng Bombo Radio Jensen. Handa na ang lokal na pamahalaan ng General Santos City para sa isasagawang Earth Hour mamayang gabi. Ayon kay Alan Marcilia, Department Head ng City Environment and Natural Resources Office o Sendro ng Lungsod, may inilabas na nakautusan si City Mayor Lorelei G. Pacquiao sa mga opisina para makiisa sa naturang aktibidad. Binigyang din nito ang kahalagahan ng pag-turn off sa mga ilaw sa loob ng isang oras na makakagawa ng pagbabago dahil makokonserba ang kuryente. Ang Earth Hour ay oobserbahan mula alas 8:30 ng gabi hanggang alas 9:30 ng gabi na lalahokan naman ng General Santos City Police Office, mga establishmento at iba pa. Encourage ang participation sa mga empleyado sa city government. And CPIO is also assisting sa pag-promote para sa participation. Mga findings sa mga scientists, ang electricity nag-contribute ng about 30% sa carbon emissions sa climate change na issue. Yan ang ulat mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Jensen. Ito si Bombo Medi Claro para sa the number one and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Ito namang Earth Hour, abay hindi dapat baliwalain ayon yan sa Philippine scientist at environmentalist. May buong detalye ang Star FM Bacolod. Patuloy ang kampanya ng mga environmentalist at maging mga Filipino scientists sa selebrasyon ngayong araw ng Earth Hour. Maliban dito ay magiging bahagi din sa Earth Hour na pagpatay ng mga ilaw ang iba't ibang bansa at inaasahan din na makikibahagi dito ang mga kilalang landmarks katulad na lamang ng Big Ben, the Eiffel Tower, the Sydney Opera House, the Colosseum, Golden Gate Bridge, the Burj Khalifa, Times Square at Tabletop Mountain na nagpatay din ng mga ilaw na karaang Earth Hour. Ang isang oras na pagpatay ng ilaw ay malaking tulong lalong-lalo na sa lumalalang climate change at isinasagawa ito kada huling Sabado ng Marso bawat taon. Sa exclusive interview ng Star FM Bacolod sa multi-awarded Filipino scientist at environmentalist na si Glenn Banaguas, sinabi niya na ang ganitong activity ay malaki ang itutulong lalong-lalo na para sa mundo. It's also important na kapag Earth Hour, hindi lang Earth Hour, sa ibang sa mga iba't ibang araw, so it's not just going to happen in one particular 1 hour or one particular day. So yung in terms of how we're going to reduce our carbon footprint, though sa Philippines masyado mababa tayo in terms of emissions compared to the emissions from different countries, it's also important that all of us are aware that everyone is an emitter of carbon footprint or everyone is an emitter of carbon dioxide. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher, nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, ang lokal na pamahalaan naman ng City of Pines doon sa Baguio, hinihikayat din ang kanilang mga residente na makiisa rin sa Earth Hour 2024. May pag-uulat naman dyan ang Bombo Radio Baguio. Hinihikayat ngayon ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Baguio ang mga residente nito na makiisa sa Earth Hour 2024 mamayang gabi.
Sa panayam ng Bombo Radyo kay Engineer Bonifacio de la Peña, Baguio City Administrator, mahalagang suportahan ng publiko ang isang oras na pagpatay ng kanilang ilaw mula alas 8:30 hanggang alas 9:30 mamayang gabi dahil malaking tulong ang nagagawa nito sa pagprotekta sa ating kalikasan at planeta. Gayunman, sinabi nito na walang formal na programa na isasagawa ng lokal na pamahalaan ng City of Pines ukol sa Earth Hour ngayong gabi. Sa kabila nito, sinabi ng opisyal na papatayin ang mga ilaw sa karamihang bahagi ng lungsod pero mananatiling bukas ang ilan dito, lalo na sa mga pasyalan na para sa kaligtasan ng mga turista. Inaasahan ding makikisa ang iba't ibang ahensya at malalaking establishmento dito sa summer capital of the Philippines. Narito ang tinig ni Engineer Bonifacio de la Peña, ang Baguio City Administrator. We would like to encourage only everyone to participate kasi malaking impact nito. In one hour na we can close everything, lahat ng mga ilaw natin, lahat ng mga things that are using energy and power. So this will have a big impact. Wala tayong programa ngayon pero we are encouraging all people to join and to participate, no? Itong gabing ito, ano, itong Earth Hour natin. Kasi sabi nga natin, lahat na matitipid natin, it's just one hour, but this will have a big impact on the energy conservation. Mula dito sa lungsod ng Baguio, para sa Bombo Network News, ako si Bombo Marinel Rodrigo, nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Ito namang dating National Chapter President ng Integrated Bar of the Philippines, sabay nanawagan sa pamahalaan na pabilisin na itong hustisya sa bansa kasunod yan ng pagkakaresto ni dating Negros Oriental Representative Arnulfo Teves Jr. dyan sa may Timor-Leste. Ang buong balita ay tinutukan ng Bombo Radio Kawayan. Nanawagan ng dating National Chapter President ng Integrated Bar of the Philippines o IBP na pabilisin ng pamahalaan ng hustisya sa bansa kasunod ng pagkakaaresto ni dating Negros Oriental Representative Arnulfo Teves Jr. sa Timor-Leste. Sa naging panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Atty. Domingo Cayosa, ang dating National Chapter President ng Integrated Bar of the Philippines o IBP, sinabi niya na magandang development na pagkakaaresto kay Teves upang magkaroon siya ng chance na depensahan ang kanyang sarili kaugnay sa kinakaharap niyang kaso. Maganda rin anyang nahuli si Teves dahil sa nalilinaw na ang kawalang hustisya sa bansa na hindi lamang para sa mga mayayaman. Nagkikitaan niya ng publiko na ginagawa ng pamahalaan ng mandato nito na usigin ng mga lumalabag sa batas at walang sinisino kahit mahirap o mayaman. Umaasa naman si Atty. Cayosa na hindi magtatagal ang pag-usig ng hukuman sa nasabing mga kaso dahil sa tumagal na ang pagkakaresto kay Teves na inabot pa ng 2 taon. Anya, napakaraming kaso ang nakabinbin sa hukuman at halos hindi na umuusad pa dahil sa mabagal na justice system ng Pilipinas. Ayon kay Atty. Cayosa, panahon na upang mabawasan ang perception ng impunity sa mga makapangyarihang tao na nakakatakas sa batas. Tiyakin na dapat ng pamahalaan na masusunod ang due process at mananaig ang rule of law sa pagdinig sa kaso ni Teves upang maibalik ang tiwala ng mga Pilipino sa justice system ng bansa. Ito sana isang leksyon na the rule of law will continue regardless kung sino tayo, no? Ang ating panawagan naman sa mga korte, sa DOJ, bilis-bilisan natin naman yung mga proseso because it will benefit everyone, including the accused. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jason Felina nagulat. Para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Inilabas na statement ni Princess of Wales Kate Middleton na siya raw ay may sakit na cancer, may tuturing nakatapangan. May pag-uulat dyan ng Bombo Radio Dagupan. Isang katapangan, ito ang binigyan din ni Grant Ganaban O'Neill, Bombo International News Correspondent sa United Kingdom, kaugnay sa inilabas na statement ni Princess of Wales Kate Middleton na siya ay may cancer. Aniya, marapat lamang na bigyang saludo at respeto ang pagsasapubliko ni Princess Middleton sa kanyang karamdaman dahil hindi basta-basta ang aksyong ito, lalo na
kilala ang kanilang royal family. Ayon sa statement ni Middleton, ipinaliwanag nito na hindi pa nakita ang cancer niya nang sumailalim siya sa abdominal surgery noong Enero at lumabas lamang ito matapos magsagawa ng iba't ibang test. Samantala, kaugnay naman sa ulat na inilabas kamakailan na edited ang larawan nito kasama ang kanyang pamilya, sinabi ni O'Neill na maaring nais lamang maging maganda ni Middleton sa mga larawang isa sa publiko kung kaya't nangyari iyon. Mapapansin kasi sa inilabas na video statement nito na bahagyang pumayat ang kanyang pangangatawan. Panawagan na lamang ni O'Neill sa publiko, bigyang respeto na lamang ang royal family dahil umaharap din ang mga ito sa kasalukuyang pinagdadaanang pagsubok. Stability ng royal family is napakataas ngayon. They will get the best medical attention and treatment because they are the royal family. Ni Kate Middleton ng kanyang message kanina, because after few months sa kanya lang nilabas ngayon, kasi her purpose is she wanted to protect, or William and Kate wanted to protect the young family. Appropriate time para isa publiko yung sitwasyon ni Kate, because we all know it's bakasyon. Karoon silang time to explain everything para hindi naman ma-distress yung mga bata. Para sa Bombo Network News, narito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Myra Reside nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Kabombo at Kastar Nation, bago ho ang ating orasyo imperata, nais namin kayong muling imbitahan na maliban sa Bombo News Center. Abi, maaari rin po niyong matunghayan ang ating 31 full digitalized AM at digitalized FM stations. At para sa karagdagang mga balita at mahalagang impormasyon o galing tumutok sa mga social media live ng ating mga istasyon. Para sa ating mga kababayang Ilonggo, syempre nariyan ang Bombo Radio Iloilo, ang Bombo Radio Bacolod, maging ang Bombo Radio Rojas. At para sa ating mga kababayang Cebuano, nariyan ang Bombo Radio Cebu. Sa ating mga kababayang Klano, nariyan ang Bombo Radio Kalibo. At sa ating mga kababayang Waray, nariyan ang Bombo Radio Tacloban. Mga kabombo at Christian Nation, narito pong Orasyo Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo, yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!